Once again, good morning. Ito pala si Carlo na nag-aalaga ng adenium at meron akong mga binibentang adenium. Ako po ay nagpaparami at nagbebenta ng mga grafted seedlings. So itong mga basic na problema ng ating mga adenium ay gusto kong gawa ng video para ma-share sa ating mga nag-aalaga ng adenium. So itong video na ipapakita ko sa inyo ngayon, hindi ko ito nagawa ng part 1 that time. Nagpunta ko sa garden na nabulok is low bat yung phone ko. So nag-check ako sa mga rootstock, merong mga malalambot. So ito yun siya mga ka-adis. So ang ginawa ko lang nito, kung gusto nyo makita yung video, yung method ang paggawa ko nito is check nyo yung description below. Andyan yung link ng ating video kung paano magpaugat ng ating adenium rootstock. So ang nangyari nito mga ka-adis is nabulok, nanilaw yung dahon, nabulok yung codex nung in-upload ko. So ang ginawa ko ay, ayan, pinutol ko yung codex. Ayan, hanggang sa wala na ako makita na bulok. So ang method na ito mga ka-adis is to secure the safety of the newly cut cuttings or codex. So pwede mong dapat ipahil muna natin, maghil siya, maghilom yung sugat bago natin itanim. So ito is nasa 2 months na ito. Yan, 2 months. Kaya nagkaugat na. Kita nyo naman. Itong isa is 1 month mahigit pa lang ito. Ayan. Naghilom na yung sugat, wala pa tayong makikitang roots pero itatanim natin kasi meron na naman siyang sibol. Ayan. Siyempre, ito try talaga natin kung ano talaga ang best for this kind of sa nabubulok na rootstock na ito. So, itatanim natin ngayon. So, ang kailangan natin is, siyempre, we need this bamboo stick. Magsisilbing stand ng ating pinaugat na rootstock, codex. Kasi pag wala ito, kasi ang pagkatanim natin is shallow lang. So, wala masyadong foundation yung ating rootstock. Kaya, matutumba yan once na madidiligan or lalambot yung lupa or matamaan or tawag nitong madaganan. Siyempre, we need also styrofoam. Yan. Para pagdikit ng... Kasi kung walang styrofoam, tapos ididikit natin yung kawayan sa stem para magsisilbing gabay or frame para hindi siya matumba, baka masugat yung tawag nitong stem natin. And we also need this one, scotch tape. Ayan. So ngayon tatanggalin na natin ang ating cellophane. Ayan, unahin natin itong wala pang ugat. Okay, so makikita nyo is nahihilom na yung sugat from cut. And also this one. Ito siya mga ka-adis, ang nangyari nito is natumba lang. Ayan, natumba lang siya tapos nabulok. Mga ilang months siguro, hindi ko na malayan kasi andito, nakasama to siya sa mga rootstock na nasa mahigit mga 500 plus. Hindi ko na malayan na sa gitna, banda. So, nung nagdilaw, ginawa ko. Check ko, yun pala bulok na. So, ayan ang mga ugat niya. Kita niyo ba mga ugat? Ayan, mga maliliit na ugat. Ayan. So, ang pagkatanim ko nito is ganito. Ganito ang pagkatanim niyan. Ayan. Hindi natin pwede ganyan kasi nakabend siya. So, para may art, ganyan. Tapos, paglalaki na yung mga ugat, iti-tray natin. So, syempre, kailangan din natin ng lupa natin. Ayan, soil mixture. So, maliit lang na lupa ang gamit ko nito. And, decomposed rice hull at saka merong halong
durog na goat manure, decompose na din, mga nasa 3 months na. Ayan. So, next natin gagawin is ididikit na natin itong stick. Ayan. Tsaka styrofoam. So, positioning natin is ganito. Yan siya. Yan. Yan. Tapos, kuha tayo ng bamboo stick. So, dapat mas malalim. Yan. Yan. Para malalim yung tusok. At masisecure natin ang ating cuttings na hindi matumba. So, kuha ka ng scotch tape. Basta lima lang. Tsaka itong isa din. Ayan, ito. Ayan, mas stable na siya sa ganito. Okay? So, sige, tara. Tanong natin. First is, maglalagay muna tayo ng lupa. Hanggang dito banda. Ayan. Ayan. Anyway, used pot ko na ito. Medyo nabubulok na. Pero gagamitin pa rin natin kasi paparamihin lang natin ang ugat. After dumami na yung ugat nito, makasurvive yung isa ito, lilipat na natin sa each pot. Bili tayo ng bago. As of now, ito muna. Ayan. Siyempre, dapat maraming butas para fast drain talaga. Hindi mabubulok ang ating mga codex na ating mga denium. So, sa ganito, yun nga, gamitin pa rin natin ang fast drain. Fast drain talaga mga kadis. Huwag tayong gagamit ng lupa na parang clay. Ayan. So, ganyan na siya. So, next thing, ang gagawin natin is duturok na natin. So, facing outside itong sprout niya. Para. Ayan. Okay. So, parang nakasanda lang yung sa ilalim niya. Huwag natin i-diin pa kasi baka mablok. Next one is ito. So, ang positioning nito is ganito natin, ganyan. Or palabas. Ang positioning nga pala nito is, ang positioning nitong isa ay ganito. Ayan. Pwede din pa ganyan. Ang importante is okay. Try natin ganitong positioning niya. So lalabas lang yung ugat, pababa. Tapos, ayan na. Magpipenetrate na yan sa ilalim. So nakasanda lang sa itaas. Tapos dagdag tayo ng ating soil mixture. Yeah. So, matatabunan lang ay yung mga 1 inch lang
dagdag natin bali 1 inch. Ito isa o, medyo mahirap. Tawag natin para matabunan talaga. Yan. So, ito na siya ngayon. So, hopefully, this is mag-success. Update ko kayo sa outcome nito. Kung success ba yung pag-plant na natin sa kanila. So, ayan lang muna. So, next update ko is papakita ko sa inyo kung i-state ko sa inyo kung yung pagdilig ko. Tawag nitong saan natin ilalagay. Ilang months natin bago i-repot. Ayan. At ano pa yung mga idagdag at kung ano ang ididilig natin. So, maraming salamat. Keep safe everyone and God bless.